Nagpapatuloy pa rin ang paghatid ng iyong agarang servisyo, Lady Doktora Hildoong, ng tamang impormasyon at tamang servisyo dito sa DWBL 1242 AM band. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:19 ng umaga, puwetem sa kahon sa aki. At mahalagang bahagi ng medisina ang physical therapy, lalo na kung ang pasyente ay dumaranas ng aksidente o atake sa puso na kadalasan ay may bahagi ng katawan na nahihinto ang normal function. Batay sa pinakahuling datos, mayroong 13,761 physical therapies sa bansa, kaya ang ratio ay 1:10,000 population. Para pag-usapan ang profesyon ito ngayong umaga, ay makakakwentuhan natin si Dr. Jonathan Zulueta. Isa po isang specialist physiotherapist. Magandang umaga po, Dr. Zulueta. Alam po ninyo, napaka-special itong ating programa dahil po si Dr. Zulueta po ay in-adjust talaga niya ang kanyang oras, ha? Wala siya sa Pilipinas. Kaya, Dr., good morning po, Dr. Good morning dito sa atin po, Dr. Zulueta. Anong oras po dyan sa inyo ngayon? Good morning po sa inyong lahat. Ano to po, mga 12 o'clock midnight. 12 o'clock midnight. Nasaan po kayo ngayon? Nasa London po, sa United Kingdom. Nasa London. Tingnan nyo, malakas ako, ha? Nasa Pilipinas ako, siya nasa London. Dahil sa inyo, sa ating mga listeners, siyempre po sa mga nanonood, dahil napakaganda po ang paksa natin ngayon. Kasi first time ko lang tatalakay itong topic na to. Dr. John, batiin mo muna ang mga nakikinig at siyempre po mga nanonood sa atin ngayon. Good morning po sa inyong lahat. First of all po, pasensya na yung Tagalog ko kasi matagal na po di nakauwi sa Pilipinas. Pero taga Bacol po. Pero that's why may Ilonggo accent pa rin kahit paano. At sana po sa itong time maliit na time natin, matutunan po kayo anong ang trabaho namin bilang physical therapist. Oo. At kilalanin muna natin si Dr. Zulueta. Siya ay may malawag na karanasan sa physiotherapy. A practice sa Greater London sa loob ng 17 years, particular sa falls, vestibular, and balance. Siya ay ang naging konsulta sa Central London Community Balance Performance Clinic, Helicon Doctor sa London School of Health, Sports and Bioscience at the University of East London at sa Simple Wearable Technology International na nasa New York. Kabilang sa kanyang major achievement, ang pagtatayo ng first community dizziness clinic for fallers sa Westminster, London, nanguna sa standardization ng strength and balance program sa Asia. Nagsimula ang nangabit per program o ang balance exercises and activities training kasama ang DOH o Department of Health. Nagbibigay ng mga lectures at needs based training sa Pilipinas man o abroad. Isa sa pinakabatang medisina and physical therapy na dito nga sa Pilipinas ay noong 1960 lamang nakaroon ng kauna-unahan mga baccalaureates. Ano pa ang profesyon? At ano ba ang profesyon bilang PT, Dr. Zulueta? Yes, ang physical therapist o tinatawag sa ibang bansa, no, physiotherapist. Pero naman sila, pero ang ginagawa namin, pina-restore po namin yung normal na movement tapos yung everyday na ginagawa ng mga tao. So, ang tawag namin yung functions. So, ito po ay minsan hindi na it's got affected po sa may mga para injury or may mga sakit tapos may disability. So ginagawa namin dahil po sa balakang knowledge namin, ginagamit namin yung power ng edukasyon sa tao para ma-inform, at isa ay ginagamit namin yung exercises para isang non-medicinal form. Kung ang doctor ay nagbibigay ng medicine, kami po ay nagbibigay ng exercises. Pero tailored po sa anong klaseng disability, injury, or illness. The other thing po ginagawa namin ay bago-bago po sa isang physical therapy ay manual therapy. Ito po ay
ay naririnig nyo tulad ng ginagawa po ng mga chiropractor, osteopath. So, nasasama na siya ngayon sa umbrella ng isang physical therapist po. At kayo po ay eksperto pagdating sa faults, yung mga kumbaga yung mga nahuhulog, di ba? Vestibular imbalance. Bakit po ito ang naging concentration po ninyo? So, nung lumipat po ako sa London, yung trabaho po na binigay sa akin ay sa mga older people. So, nung ang training ko po sa Pilipinas ay ibang-iba. So, ang pinagawa sa akin ay pinag-aral muna ako, tapos pinag-training ulit. Tapos, doon po nagsimula yung lahat ng learnings ko ay parang, ay, ito, ganito pala. Kasi yung understanding natin sa older people ay because of, ay, matanda na yan, okay na yan, wheelchair na. Eh, sa atin po, eh, sa dito po sa ibang bansa, eh, kailangan po, eh, palakasin pa rin yung mga older people. Yung vestibular naman, ay, no-observe ko, eh, kahit, you know, pinag-strengthen, eh, may mga dizziness la, tulad ng mga vertigo. So, meron pong daming exercises or maneuver na kinagawa namin para po masobar yung mga vertigo. So that's why po yung vestibular ay isang balance organ na you can find it in your ear sa tenga natin. Pero nasa loob po yun. Maliit na balance organ and which is responsible po sa mga if we turn our head tapos tumitingin po tayo sa likod, ay nababalance pa rin tayo. Or minsan, yung if we bend over para pick up ng mga gamit sa floor or sa ground, tapos pag tayo, nihilo po tayo, ang ginagawa po namin, ina-assess namin, tapos binibigyan po namin ng exercise or manual therapy para ma-resolve po yung vestibular disorder. Hindi ko sabihin, Dr. John, kapag ang is kasi madalas ako, marami akong kaibigan, ang lagi sinasabi nila, sila ay may vertigo. So kapag kanya na may vertigo, kailangan maging maingat sila kasi baka maging, kung baka din natin masabi, na baka bigla silang mahulog o madulas kadalasan. Sa mga senior citizen, yung nagiging ano eh, marami akong naririnig na yung tinatakbo sa emergency room, ay yung mga naano ko baka yung lalo na yung iba. Bakit sa lalo na isa pa, bakit kadalasa ang mga kalalakihan kapag sila ay yung madaling araw, yung naihi, pumunta sa CR, yung mga yan na bumabaksak? Meron pong ang tinatawag nating pre-syncope or syncope. So ibig sabihin po yun, yung mga taong let's say first in the morning, tapos po umihi po sila, mm-hmm. or medyo nahihirapan silang let's say maglabas, meron pong pressure po sa tiyan, tapos na-affect po yung blood pressure. Ang blood pressure po bumaba, tapos nahihilo po sila, tapos minsan nalulusyo po yung consciousness nila. So yun po yung isang other version po ng isang false naman. Ito pong process ay talagang dapat doctor po ang tumitingin kasi medical po ang reason po ng hulog. So ginagawa po namin minsan ang solusyon ay baka may medication po na bumaba yung blood pressure. Second po, parang hindi siya po kailangan uminom po ng maraming tubig. Third po, or minsan po, konti lang yung asin sa... Ito na po yung isang sitwasyon ng asin po, yung salt, mm-hmm. ay magandang treatment para tumaas yung blood pressure. Kadalasan ay bumababa yung blood pressure pag umaga. That's why ihilo po sila. So, ano ang magandang precaution o prevention, lalo na kapag siya ay may vertigo, o sabihin naman natin na siyempre senior na yan, mm-hmm. at nasa aksidente madalas ay sa banyo eh. Opo. So, pag may vertigo po,
unang-una po, titingin po ng doctor kung anong gagawin po natin. Meron pong isang vertigo na pwede isolve po sa isang treatment. Meron naman isang vertigo na nagpre-persist po na ng ilang buwan. Tapos, ito po ay minsan nagsosolve spontaneously or kailangan po ng intervention ng isang physiotherapist. So, sa mga matanda na kailangan po, mag-ingat po sila, titingnan po yung kung anong paligid nila, yung environment, making sure po yung mata nyo po, check nyo. Ibig sabihin, tapos yung medyo ang lighting, dapat malakas. O, tapos titingnan nyo po yung sapatos nyo, chinelas, kasi yung chinelas minsan ay isang cause din paghulog. And then kadalasan po na pag may nahihilo po kayo, ang aking malaking advice, mag-upo kayo agad o humiga na kayo agad kaysa uulog na kayo tapos magpa-fracture po o yung bone. So my big advice is seek a help po sa isang doktor, tapos ingat po kayo sa paligid, tapos check niyo po yung mata niyo, tenga niyo, tapos sapatos, chinelas, tingnan yung environment. At meron kasi ako isang kaibigan, siya po ay nasa Eastville, California. Eh dahil po syempre every time may mga bisita, pag-uwi ng bisita, kailangan niya magpalit lahat ng bedsheet, tapos ang isa ang nagawa niya ay yung pagpapalit ng curtain. So siya ay nahulog po. So ang sabi sa kanya, ang kanyang kaso ay muscle strain and pelvic fracture. So doktor, pagka ganyan, hindi po ba kailangan na mag-undergo ng surgery? Hindi naman, kasi sa isang pelvic fracture, minsan it depends on gaano ka severe yung fracture, no? Minsan yung site ng fracture sa isang hulog, tatawag nilang line fracture. Ano bang management doon? Hindi conservative, ibig sabihin, i-maintain mo lang yung painkillers lang, you know? Tapos lakad lang ng lakad to maintain po yung mobility. So for muscle strain naman, minsan not necessarily you need to go for surgery for that. Ang kailangan lang po it's time will heal. Pero throughout the time, so application po ng ice, so bigyan po, lagay ng ice for 20 minutes, tapos minsan po magsiswollen yan, yun po yung natural tissue healing. And eventually it will heal itself in a matter of few weeks. So ang advice ko is apply ice, and then pag tumagal pa yung sakit, then pwede po they will let physiotherapy to see them. So not necessarily you need to have surgery. In fact nga po dito po sa London, no, surgery is the last thing to do. It's actually non-medicinal na ngayon, no. Kailangan po exercise, tingin po ng isang physical therapist bago po yung At kasi pakakaalam ko, parang ang sabi niya sa akin, parang isang hair parang isang buhok lang ang hair strand lang. Ganun lang daw ang nakikita. So, pero ang sabi po niyo, doktor, dapat po ba cold compress, not hot compress? Yes, during po ng unang 24 to during the first 2 to 3 days, kailangan po ng cold compress, no? Para po may reduce po ang presence ng inflammation. So when you say inflammation, ito po yung pain, swelling, and ito po minsan po namamaga talaga, no? So hintayin po natin ng panahon na time na bababa siya. Pero yung application po ng tulad ng simpleng isang ice, isang effective na way na how to reduce inflammation. Mayroon po mga researches na ngayon na minsan nagko-contradict na daw na ang ice. Pero sa tingin ko, ako ay isang believe pa rin ako ng ice pa rin. Sa sports rehab, they're not really into put na ice because they have some other may reason po sila. Versus our pelvic fracture and other thing, usually painkillers is a big thing unang-una. Tapos kailangan po
continue pa rin yung life, eh. Kailangan po papalakad pa rin. And the more po pinapalakad po yung isang pelvic fracture, the better. Kasi ang hirap kasi pag matanda na, tapos may pelvic fracture, yung fracture ay isang reason para hindi maging active yung isang older people. And yung pag-access na isang nasa chair lang, no, nasa silya lang dahil sa fracture, edi maging ihina siya, or you have muscle weakness, and then of course pag more muscle weakness, edi affected din yung balance, edi isang hulog. So cycle siya. Also, the more we get them to out and more active, the better. Yes, at siguro para mas makakatulong, malaking tulong po ba yun, yung walker ang gagamitin niya para di siya ma-off balance. Yeah, and then po dahil po masakit po mag-weight bear, so kailangan po ng walker and to allow po yung healing. So kailangan talaga niya maglakad-lakad. O Susan, narinig mo ha, kailangan mo pala maglakad, hindi ka dapat lagi nakaupo. Kasi masakit ang sabi ko po, di ba kadalasan pagka ganyan, liliit ang kanilang muscle the more pagka sila ay hindi gagalaw. Yeah. Tsaka I understand it's painful po maglakad. Kaso lang, that's why po may painkillers, no, to reduce it. And then the more you walk, it from my experience, it gets better. Yes, pero ngayon, doctor, I think more than 2 months na to yung kanyang fall, eh. So kapag ka masakit, sabi daw niya sa akin, nakakatulong daw ang hot compress. So pwede na yun, hindi kasi hindi cold. So those mga ice and hot, they're what we call adjunct. They're just there to reduce the pain, you know. More importantly is the yung to get those muscles stronger around the pelvis. So what are ano po yung mga muscles sa pelvis? Ito po ay kadalasan po sa likod and of course yung sa hip region. So those ang kailangan po ipapalakasin kasi ang research, pag sabi daw, pag may ang strength, pag malakas daw yung muscle, ang pain mag-reduce. So kailangan, from this point of 2 months na, kailangan po, ano, palalakasin na yung muscle natin. Oo. At para sa imagination at kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano ang nangyayari sa isang physical therapy session? Let's say, kunwari, ako noon eh, na parang parang sabi ng doktor na parang naipit dito sa my neck area ko. So, pinasuot pa ako dito yung neck brace eh. Tapos, kaya sabi daw, kailangan talaga magpa-physical therapy. That was, I think, more than 20 years ago pa. So, kapag ka hindi po nagpa-physical therapy, in-advise po na kanyang doktor, what will happen? So, ang trabaho po ng isang physical therapist, let's say sa Pilipinas, no? Ito po ay under po supervision ng isang rehab medicine doctor. Okay? Okay. So, ang isang rehab doctor or tinatawag nila ay physiatrist ay magpre-prescribe ng isang programa, tapos ang physical therapist po ang magke-carry out ng mga ano klaseng treatment. So, ang physical therapist ay mag-assess pa rin kung ano pong problema. Tulad niyo po, may problema po kayo sa neck. So, titingnan po nila kung gaano ka, ano po yung range of movement ng inyong neck, anong strength ng muscle niyo. Tapos, meron po, minsan po, ay nag-evaluate din po kami ng isang neuro examination. Kasi minsan kasi, ang tulad niyo may sakit kayo sa leg, eh minsan po mayroong mga klaseng sakit na pumupunta sa kamay. Ang tawag po nila radiating pain or referred pain. Kailangan po there will be a thorough assessment. After that assessment, bibigyan po ng treatment based on the assessment na that you've shown. Pagkatapos ilang linggo na isang usually ang gagawin namin magse-set po kami ng goals. Tapos ang goals, tapos ang sabihin namin na let's try natin ng mga isang buwan. So let's say twice a week of physical therapy, tapos i-review ulit. Tapos from there, meron kaming tinatawag na
outcome measure, binabase namin kung yung outcome, kung nag-improve po kayo. Tapos, ang gagawin namin, yung report po namin sa doktor ulit, ang ano ang progress nyo. Sa ibang bansa naman, ay baliktad. Ay, hindi naman baliktad, pero wala po kaming physiatrist. So, ang ginagawa po namin, kami po ang nag-assess talaga lahat. Ang maganda rin sa Pilipinas, ay meron pong doktor na tumutulong. Pero ang ginagawa namin sa abroad naman, ay we team up with the doctors. For example, if we meron kaming sitwasyon na kailangan po ay doktor po ang tulong, eh we ask for their help as well. So pareho lang, pero iba lang po yung ang pathway. But at the end of the day, ang aming programa ay patient-centered. Kung ano po yung problema niyo, i-assess po namin, tapos i-treat namin accordingly sa problema niyo. At isa sa mas madalas na iniindang na sakit, ako yun, ang tagal ko to iniindang talaga, ay ang frozen shoulder. Ano ba ang kadalasan, nagiging dahilan ng pagkakaroon ng frozen shoulder? So, ang frozen shoulder ay problema po tinatawag sa capsule. Ang buto po ng shoulder ay isang tinatawag po namin ball and socket, no? You know, so si sa joint na 'yon po ay parang kino-cover po siya ng isang tinatawag naming capsule. Yung capsule po 'yon ay parang puno-puno po 'yan ng parang fiber parang siya nag-glue na parang antaw sa Tagalog, parang may pit ang may glue siya. So ibig sabihin po 'yon, tapos may inflammation. Tapos ang cause po 'yon ay dalawang cause, no? One is called primary cause and secondary cause. Ang primary cause, di namin alam. Tinatawag po yung idiopathic. We don't know. Ang secondary naman, secondary to na aksidente, na trauma, or hindi po ginagalaw dahil sa pain or dahil sa stroke. There's also po increase in the, may risk factor din po tulad ng diabetes, may problema sa thyroid, hypertension and cardiovascular, may connection po sila sa frozen shoulder. So, minsan nga, ang pag-treat ng frozen shoulder ay lifestyle change. Galingan, i-decrease niyo yung blood pressure, i-pull niyo po yung blood sugar, exercise po kayo regularly, you know, it will decrease the risk of frozen shoulder. Ang frozen shoulder, usually target po babae na middle age. Tapos diabetes, yun po yung parang stereotype na na frozen shoulder. So tapos ang frozen shoulder, it will affect lahat po ng galaw ng shoulder. Kano lang po matagal ang recovery ng frozen shoulder. Hindi ko ba dahil yan, doktor, doon sa yung sa unan na ginagamit doon sa pillow, either masyadong mataas ang kanyang pillow? Pillow sa yung sa pagkakaroon ng frozen shoulder? Hindi naman? Oo. Kaso lang, merong primary, idiopathic di namin alam kung ano nagkaroon. Pero merong frozen shoulder na merong direct trauma talaga. So, kung i-coconnect ko sa pillow, baka naka-idiopathic, di namin alam kung bakit. Nangyari lang talaga siya. Pwede rin dahil diabetic yung patiente or may meron po siyang other cardiovascular disease or na-accidente yung ano, na fracture po tapos hindi nagilaw. Ang dapat nga pag may fracture nga, pag tanggal ng sling, dapat i-galaw agad kasi maiwasan po yung frozen shoulder. Dahil isa famous na watercolorist na si Popoy Cusi, nakaroon ng frozen shoulder siya dahil habang parang siguro naka-side view yata siya, nanonood ng Netflix mula gabi hanggang umaga. Parang naka-isang position lang siya. So, pag ganun niya kinabukasan, nag-complain na raw siya, sobrang sakit ng kanyang balikat, which is nakaroon siya ng frozen shoulder. Yun din po ba isang dahilan? Minsan po, merong injury lang sa muscle, no?
or sa ligament. Oo. Tapos dahil doon, hindi nagagalaw. Kasi Oo. hindi na masakit. And then because of pain, matagal na hindi nagagalaw, na-develop ng frozen shoulder. Minsan nga, ang problema kasi, hindi naman problema, pero ang frozen shoulder, nahi-heal by itself. But it will take 3 years to heal itself. Two to three tagal. Years. Tagal. Pero kung ibigyan mo ng physical therapy, i-decrease niya yung length of recovery to 18 months. That's why that's how crucial it is. Ang kaso lang, you really have to be honest sa pasyente. Sabihin mo, physical therapy, kailangan ito matagal tong process na to. It doesn't mean na pupunta ka sa akin, you'll be re-increase ko. It will take a while. So you really have to be honest sa pasyente. Para alam nila kung ano yung expectation. Kasi nag-physical therapy tapos ilang buwan na tapos di pa nag-ano. So sa una-una pa lang, in-explain na provided na po ng education yung pasyente. Eh, doktor, yung iba, dahil sa sakit o dahil ang gusto nila mabilis gumaling, pupunta sila sa doktor para mapa-inject ng steroid, ito po ba'y masama? That's the injection of the steroids will help to reduce the pain para po gumalaw, no? It will regain much of it. And that's really true. However, kung kadalasan siya naglagay ng steroids naman, there may be some will be an effect on other structures. Ang injection naman ng steroids sa capsulitis, merong bibigyan siya ng mag-i-ease yun eh. Tapos biglang mag-reduce yung inflammation. Kasi yun po yung nature ng frozen shoulder. That's why it's called pericapsulitis. Inflammation of the capsule. Doktor! Meron dito, nag-message from Renato Jesus Yatko Garcia. Ano po ba ang walking tips? Walking tips. So, ang walking tips ay una-una dapat kung may balance po kayo, dapat the best walang stick o walang cane o walang walker if you can. Okay? Tapos kailangan po pag naglalakad, i-swing niyo po yung arms niyo. Tapos kasi pag nagsiswing po yung arms niyo habang naglalakad, yung speed ng lakad niyo bumubilis. Minsan nga naglalakad tayo sa mall, parang bumabagal po yung lakad natin, yung speed. Try niyo po i-swing yung arms niyo, yung tataas yung speed niyo. Tapos ang isang tip, no, sa isang magandang do some balance exercises. Okay? One way is like mag-stand po on one leg. So one of the exercises to get your walking better, tumayo po kayo on one leg unsupported. So standing on one leg. Tapos you can do that for 10 seconds. Do that 3 times a day and every day. Okay? All right. Yes po. At meron po naniniwala na ang sex ay best exercise and therapy. Meron ba po itong katotohanan? I guess it's beyond my scope, no? Pero totoo lang, no? Any physical activity has its benefit, okay? So, also from what I gathered, ang sex ay isang form of exercise din. Dahil you exert physical effort. So, ibig sabihin, may mga research na nag-reduce ng blood pressure. They said nag-reduce ng depression. Tapos po, maganda yung tulog ng iba. Tapos also, sa babae naman, nag-improve daw yung bladder control for women. Kasi when they do sex, the pelvic floor muscles get stronger. Okay? So yung bladder control gets better, but overall the health, so far the health becomes better. However, ang exercises tulad ng medicine ay may limitation din. So kailangan moderate.
Pero ngayon, dito sa Pilipinas, kumbaga nasa panahon pa rin kami ng COVID-19 pandemic, Doktor, bakit kapag ka isang pasyente na intubate ng matagal, bakit kailangan nila magpa-therapy? See, ang presence ng intubation ay isang form of severity ng isang disease tulad ng COVID. So, ang intubation minsan ay mayroong presence of acute respiratory distress. Ibig sabihin po 'yon, yung capacity ng yung pag kunin po yung tube, they will most of them po require on oxygen on discharge sa hospital. So I was fortunate kasi nung nag-COVID dito, na-deploy po ako sa isang COVID hospital. So so ginagawa namin for example, pag may na intubate no, tapos tulog pa yung ginagawa namin kailangan i-positioning para may increasing oxygen. Tapos pag nagising na yung intubation, as much as possible no, with the doctor's approval, pinapaupo namin sa edge ng bed. Tapos para ma-increase po yung oxygen at increasing lung capacity. Tapos pag nag na-release na no, na wala na yung tube, kailangan continuous yung physical therapy. So ang kailangan ang the gathered naming research and evidence eh, if we get them out po sa bed sa ICU as soon as possible, malakas po yung ang benefit and prognosis na isang pasyente na may intubated na mag-recover. Those people na hindi po na medyo mabagal at matagal sa ICU or ITU na tawag namin, po yung nahihirapang umuwi na tapos meron po silang severe na disability. So kailangan po, by the time na kahit tulog pa sila, pinapiti na namin, pinapoposition na namin. Until nasa bahay sila, pinapipipiti pa rin namin. Para tapos pag nagumaling, pinapajim na namin konti-konti para may integrate po sa society. At may nagtatanong, Doktor, ano daw exercise na kinakailangan sa isang pasyente na may carpal tunnel? So for the carpal tunnel, it's an inflammation of your tinatag namin median nerve, no? And then sometimes there will be some tightness on the muscle surrounding kasi ang nerve na yan ay minsan meron po silang floor of muscles. So ginagawa po namin no, there will be some gentle stretching on the wrist muscles. Yung dahil po isang nerve po, nagsusupply po siya sa muscle sa kamay. So ang ginagawa namin, we will find what muscles are being affected by that nerve. And what we do is we try to get it better. Now, ang carpal tunnel no, dahil sa wrist siya, what we need to do is also there's an exercise na immobilize yung median nerve. Kumbaga pinapagalaw, parang siyang flossing. Kung nagfo-floss sa teeth, ginagamit namin sa nerve din para gumagalaw. Para to improve the healing and also to reduce the symptoms affected by them. Tapos kapag isang pasyente na stroke siya, malaki po ba ang tsansa na bumalik sa normal ang kanyang pagkilos o paggalaw kapag sila ay nagpaparehab? Yeah, so from 24 hours after the stroke, no, ang physical therapist nagbibigin na po ng rehab, no? Pero short duration lang. Ang ano po klaseng activities or exercise na ginagawa namin? So we focus them on getting out of the bed, standing, and also walking. So meron pong tatawag namin neuroplasticity. So the neuroplasticity, ito po yung isang dahil po the damage po yung brain, merong
mahirapan po bumalik ang isang galaw sa normal. Pero ang neuroplasticity ay isang window of recovery within 3 to 6 months. So within that 3 to 6 months, ano po yung opportunity para balik sa normal as much as possible. Kaso lang, yung incidents na minsan hindi na pwede bumalik sa normal. So ginagawa namin, tinatawag namin maximize na lang kung ano gagawa namin. Okay? Now, this depends on the severity and the extent of damage of the stroke. So, habang ang kailangan ko, intensive nga eh, kasi within 3 to 6 months, so kailangan po 45 minutes, 5 times a day. Kailangan po bigbigay ng isang exercises just to help to regain the movement. So, from the hospital, pagdating sa bahay nila, tuloy na tuloy pa rin yung physical therapy. So hindi lang kubagan ko na sa ospital sila, yung mga therapist tumutulog sa kayo, pero pagdating sa bahay, wala siyang gagawin, so mabagal talaga ang pag-healing. Oo. Ang hahabol natin yung time eh. Kailangan by 3 to 6 months intensive. Kasi pag after ng 6 months, mahihirapan na kami bumalik sa ano. So, kailangan naglalakad na yan by pagdating sa bahay. We try to get them walk as much kasi ang brain will have to relearn again what is normal. At may follow-up question po, Dr. Deus, kanina yung sa may carpal tunnel. Makakatulong po ba ang paggamit daw ng gloves daw? So the gloves will help to kailangan i-maintain niya yung isang movement or position pala na kailangan to aggravate the pain. Yes, it will help. But the question is hanggang kailan, 'di ba? So kailangan po pag may exercises, di syempre you have to take it off tapos you do your specific exercises. And then when it's after that you can bring it back. But I think, you know, there is a certain time where you need to take it off because you need to use your hands as well. Now, this has to be in kailangan yung pain management din corresponds to it. Kasi if you fix your wrist, tapos na-affecting yung strength ng ating muscles sa kamay. So, kailangan you have to use your hands as well. Kasi if you don't use it, it gets weaker. Okay, so my answer is yes, there will be a time na you need to use your with a tag namin yan, splint dito, no? Pero there will be a time na you have to take it off and use it para you can use your other muscles of your wrist and hand. At meron kasi isang pasyente na mag-undergo ng open heart surgery o bypass. So, ang tanong niya, gaano daw katagal na kinakailangan niya magpa-rehab at para makapag-recover agad? So, this is what we call cardiac rehab. No? Ang cardiac rehab, they have different phases. We have phase 1, 2, and 3. So usually, phase 1, ito po ay sa hospital. No? So, as soon as you, after the surgery, as soon as possible, you have to get ginagalaw, we need to get them out from the bed. Galing, no? So, dati sa una, nung unang panahon, pag may heart attack, diba? Bed rest lang for how many days. So ngayon na, we get our patient, no, ang pasyente, to get them out and do some exercises on the edge of the bed muna. Pero mayroon pong protocol na we need to follow that protocol kasi yung protocol will allow for the heart to heal at the same time will allow to recover based on the exercises provided. Kasi minsan, kasi yung heart na yan, ang heart, pag after ng surgery, it's still fragile. So it has a specific kind of exercise. Kaso lang, you have to think about how much exercise do you need to do. So that has to be in context with the doctor. And tapos, you need to work together kung ano yung mga exercise na pwede. So meron po phase 2, no? Phase 2 is applied for 3 weeks. Ito po ay aggressive yung edukasyon dito, no? Ito po,
ang what you mean by that, so dapat this ito yung do's, ito yung don'ts. And then usually ito po yung nagsistart nito na exercises using is let's say cycling, nagsa-cycle na po sila. Ito po pwede po sa bahay, no? Tapos they go to hospital for supervision sometimes by a physical therapist or by a cardiologist. And there minsan there is a specific duration, no? Not minsan, but there is a specific duration, uh-huh. 20 minutes each day. That's I think. Pagdating ng phase 3, ito po yung madami ng exercises. Kailangan po in quite intensive na rin. And there's also phase 4 wherein it's more in the gym session. So my answer is it should start at after the surgery. Right after the surgery. Mm-hmm. And that depends on the doctor orders, ano. So sa Pilipinas, then we need to consult with cardiologists about that. Lahat naman yan, we need to meet up before we see the patient. Eh. Tapos lahat yan ay by order, and from there we take precautions. But as much as possible, we need to get them out from the bed. Yes po, at nanonood po sa atin si Ms. Ruby Lorenzo. Sila po ay mula po sa Hard Warriors of the Philippines, kung saan yung mga bata ay kadalasan may mga cardio problem. Yung mga blue baby, na madalas sila yung open heart. Doktor, bakit parang napansin ko, pag ang mga ganun bata below 10 o below 5, kapag sila na open heart, sila din po ba nag-undergo din po pa ng therapy din? Opo. In fact, depends on the age, no? And as they say, you know, pag the more na tumatanda yung tao, ang heart becomes a bit more less receptive. Kumbaga yung heart rate, a maximal heart rate natin ay bumaba. Sa bata naman, there's also certain protocol for it. I'm not really familiar with children in terms of open heart, but I'm sure na there will be certain protocol that is followed as well in terms of exercises. Now, because kids have I don't know how old the kids are, you know, so it I think I would bigay ko na lang sa doctor yung I would ask them on what to give for them. And then my last question, doctor, ano po ba ang pagkakaiba ng physical therapy tsaka sa occupational therapy? Okay. So yung physical therapy ito po ay involves more of normal movements and walking. So for example, gross movements. So ito po yung shoulders, how we walk. Ang OT naman, it deals with independence on activities of daily living. Ibig sabihin po yung day-to-day na ginagawa ng mga tao. For example po, dressing, cooking, work as well. What they do po, they provide skills and equipment and strategies to make them independent as much as possible. Both PT and OT, we have overlapping roles a lot, no? But all of us are what we want to do is improve po namin yung quality of life and make them independent. So ang difference, ang physical therapist is more on targeting the quality of movement. Ang OT naman is more on the quality of the function, yung day-to-day na ginagawa ng tao. So, for example, let's say, ikaw sa may problema sa leg, ang ginagawa ko ay I will get your muscles stronger, and also I will try to move or do manual therapy for your neck. Ang OT naman ay pagdating sa bahay, nahihirapan ka ba sa leg? So we will provide you with equipment. Tapos for example, mahirapan ka sa computer, so they will set up the chair and everything, the table for you. So kami naman i-strengthen namin yung muscles mo. Tapos your range of movement of your neck. Sa Dr. Zuleta, hingan kita ng iyong parting words
Para siyempre, alam ko naman po, mas alauna na sa inyo ngayon siguro dyan. At ano po ba mensahe po ninyo sa mga nakikinig ngayon sa atin sa radyo at siyempre po sa mga nanonood po sa atin ngayon? First of all, thank you, Dr. Ong, for making me a guest sa radio station. Actually, it's my first time to do a radio presentation. I would say physical exercise po kayo. Exercise is the cheapest medicine of all. It's available anywhere. Okay, so kailangan po for older people, kailangan is 150 minutes per week. Ibig sabihin 2 hours and 30 minutes. Ang exercise ay hindi lang exercise, no? Lahat sa ang Pilipino ay malakas, because what they do is trabaho, lakad, habo sa LRT. Yan po ay isang form na exercises. So I would do is habang tumatanda po kayo, habang tapos na umuupo lang, try to walk for like 30 minutes every day. Isang malaking tulong po yun sa inyong health. And then otherwise po, it's ang sa from my colleague, no, from my other physical therapist sa Pilipinas, we try to show what we do sa lahat, no. And then if you do have any problems at all, you know, ang profession namin is bilang isang physical therapist ay isang laking tulong sa health ng ating bansa. Problema lang po, konti na lang kami na isang physical therapist dyan sa Pilipinas. Kadalasan po, pumunta po sa abroad. However, my goal is to go back and then be there and then, you know, give back to our countrymen. Mm. Maraming salamat po, Dr. Jodetta Sureta, specialist, physiotherapy, sa oras na pinigay mo sa programa. At maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa panglunes na edisyon ng programa na gatin ng tamang impormasyon at tamang serbisyo, ang health and travel at serbisyo publiko. At abangan muli ang ating programa bukas dito pa rin po sa DWBL 1242, ang pila ng serbisyo publiko, para sa isa namang makabulang kwentuhan kasama ang SSS po. Kaya kasama po ng tao ang kasama ang mga tao na sa likod ng produksyon na sina William Maglente, writer researcher, Barry Yubol, cameraman, June Boho, editor, Elsa Jode, at syempre po sa mga technician po ng DWBL 1242. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong agarang servicio lady na nag-ahakan ng isang maganda at makabulang araw para sa iyo at iyong mahal sa buhay. At ako po ay magpapaalam na po dito po sa DWBL 1242 AM. Pero patuloy pa rin po kayo naka-tune in po sa mga nakatutok po sa Facebook po. See you again po tomorrow. Bye! Health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko.